Marla has regained consciousness after the surgery. She's now conversant, but of course, she's still under monitoring and surveillance because of her brain injury. At kahit nagkamalay na po kayo, Mrs. Tanyag, we will still conduct laboratory tests and continue with your IV medications until you have reached full recovery. I want to go home. Marla, I'm sorry ah. Hindi ka pa namin pwede i-discharge. Halos kakagising mo lang after the operation. In fact, after this, we have scheduled a CT scan for you para ma-check natin yung progress ng naoperahan sa inyo. Ano ba talaga nangyari sa akin? Mom, you were very critical. Buti na lang naagapan at na-rescue tayo agad. You were immediately brought here para maoperahan. And thank God you're safe now. Asan ang daddy mo? He's fine. Dad is fine. He was discharged yesterday. Mommy, okay lang ba? Pinauwi ko na muna siya. Kasi na-confine din siya because of the earthquake. Di man lang niya ako binisita. Mami, huwag mo sabihin yan. Minadalaw ka niya. Moira, stop worrying about RJ na muna. Isipin mo na muna ang sarili mo. You were severely injured sa head. In fact, this is your second life. Buti na lang nga, may nagsagawa ng emergency burr hole surgery. Evacuation of the subdural hematoma using a power drill. Power drill? Mm-hmm. The cordless type. It's not the surgical type that we use dito sa OR kasi nangyari ito nung nasa hotel ka pa. Ginawa lang ito to relieve the pressure sa ulo mo, to save your life. Sino naman ang gumamit ng power drill sa akin? It was me. It was me, Mom. Your daughter saved you, Mrs. Tanyag. Mabuti na lang, anak. Ikaw ang gumawa. Dahil kung mga masasamang loob ang gumawa nun sa akin, katulad ni Annalyn or ni Lynette, they would take advantage of that situation. Sigurado ako ito, todo nila yung power drill sa utak ko hanggat sa malagutan na ako ng hininga. Mami, hindi magagawa yun ni Annalyn. Kasi doktor siya. Her job is to save lives at hindi pumatay. Mami naman, kakagising mo lang kung ano-ano naniinisip mo at kung ano na iniintindi mo. You know what? Just look at the bright side, okay? Just think about it. You're alive and you're safe here. Diba? Ano namang magandang nangyari? I almost died! Ako yung biktima dito! Mabuti na lang talaga takot sa akin si kamatayan. That's the only reason why I'm still here. Ma'am Moira, buhay po kayo. Anong pinagsabi mo? Buti na lang. Hindi po totoo yung kumalat na balita na namatay daw po kayo sa lindol. Hindi talaga. At kapag nalaman ko kung sino nagpakalat ng fake news na yan, mauna pa siyang mamamatay sa akin. Teka. Dadalawa lang ang kilala kong mahilig magpakalat ng fake news. Dalhin mo ako sa ER ngayon din.